So what's up mga aliens? So quick bike check lang natin to ang Trinx X1 Elite mga aliens. So titignan natin kung ano yung meron dito. Meron ako dati dinaisik na Trinx X1. Titignan natin ngayon kung ano yung meron dito sa X1 Elite. So tayo sa kanyang frame. Yung frame nito is alloy pa rin to. CG61 yung ginamit dito. Napakasimple lang design niya. Plain black sa taas. Nandito naman yung Trinx. Kulay ba dilaw and may white dito. Yung ICM niya nasa kanyang down tube left and right. Ayan, dalawa sa kaliwa, dalawa isa sa kanan. Head tube nito. Yes, taper na rin mga alien. Yan, ito yung serial number. Nilagay na ulam, syempre, isa lang. And yung size niya is medium size, 16. Ito yung material, alloy, 661 sa mga alien. Yung kinis niya is syempre, makinis sa mga alien. Ayan, ang alam ko yung X1 is makinis din yun. Yung nauna dito. Para siya nag-ES ko lang sa kinis mga alien. Ito naman tayo sa kanyang FD. Yung FD na ginamit sa kanya, yung Shimano Alto, sa clamp sa dito. Ayan yung literal na Shimano, mga legit na Shimano ito, mga alien, Alto. Yung bibili tayo, yung silver na rin, yung chainring niya, yung hindi na papalitan. Nakita niya naman, bakal siya. Ito is a 170mm and naka-screw taper pa siya. Dito naman, ito yung missing link na dito na hindi naman nawawala. Isang ito, kaya yung hindi ginamit dito. So maganda yung stack nito, mga alien, naka-MZ siya. And kita kita yung missing link na hindi naman nawawala. Ayan. Yung RD tumaka sa ilalim, lahat siya naka-ICM mga alien. Yung RD na ginamit is Altus. Ito is 9 speed, syempre pag Altus is 9 speed. Tingin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang ginamit is 11, 32 tick. And nakakasit namin ito mga alien. Yung ngaps na ginamit is a formula. So maganda kasi namin yan, silver ring and alloy. Double wall, ang ginamit dito is a Trinx Majest na rin, double wall alloy ito. And the 32 spokes yung ginamit sa kanya. Yung gulong is a CST Jack Rabbit. Ang gulong na gawa sa Rabbit mga alien. 27.5 by 2.10. And may preview siya kaligabo. Ayan. Sa likod 170mm is stock lang to, 6 bolts. At RSX yung kanyang display caliper dito. And naka-UF siya sa likod. Group 1 size is a 31.6. Alloy na rin to. Stock ito, ito yung mabigat syempre. Hard plastic, may baka sa loob. And bakit ito nga niya railings dito, isa lang adjacent niya. Upuan is a Trinx na rin yung ginamit dito. Yung part naman ito, naka-airport na rin ito. Meron siyang remote lockout dito. Yung remote lockout niya is ligit, hindi yung nawawala yung E niya. Kasi yung iba din nawawala yung E, remote lang siya. Ayan. And dito may hipon pag wala ng hangin. Ito is a 32, alloy. Trinx na rin yung ginamit sa kanya. So una naman, same sa likod, formula, same bearing. 32 spokes to. Double wall alloy, CSC Jack Rabbit, 27.5 by 2.10. Ayan. Dito naman, 160mm. And naka-QRF siya dito. Meron din siyang sag sa kabila. Dito naman, naka-ray siya mga alien. Yung same ito, isa oil na rin, naka-ray siya dito mga alien. Ayan, nasa 80mm. Dito naman tayo, alloy. Yung kanyang handlebar. Ayan. Ang ginamit sa kanya is oil na rin mga alien. Ayan yung handle grip niya, isa once, ano lang to. Ayan, isa lang yung kanyang lock-on dito. Sa kabila, wala. Sa kabila, ganun din. Ito yung pang lock-up ng kanyang port. Ayan, hindi mabalik. Yung hydraulic is RSX and yung shifter niya is Shimano Altus 9-speed. Ayan, alam natin yung magkata mga alien ni Trinx X1 Elite. Go! Okay, check natin yung timbang in 3, 2, 1. Naka-epot ito, medyo magaan-gaan pa to. Ayan. Almost 14. Ayan. 13.83 kg. So ayan, siguro ganyan siya dahil naka-epot to. Siguro kung bakal to is paano ito ng 14.5 ang helio.